Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Pinay KSA Vlog. Ngayong araw, gagawa po tayo ng cooking rellenong bangus. My own version, Pinay KSA. So let's go guys! Ayan po ang paggawa ng rellenong bangus. Kailangan mo siyang tusok-tusokin, tapos baliin yung buntot, baliin yung ulo, and then, ayan, ganyan po. Tapos, gaganito nyo siya, bali na siya, tapos ito babaliin yung ganon, tapos gaganito nyo siya. Ayan po ang pagdibone ng bangus. Then after that, tanggalin natin yung asam. Ayan. Alisin yung lahat yung nandito. Tapos, huhugasan nyo dito yan. Hugas-hugas lang. Ayan po, ganyan. Tapos, ilinisan nyo pa to. Hindi pa po yan tapos. Kukunin nyo lahat ng laman dyan. Lalabasin lahat. Ganyan. Ganyan siya. Ganyan po ang paglinis ng relleno. Rellenong bangus. Ayan. Pero hindi ko po napakita kanina, nag-ano na ako, naglinis na ako ng kaliskis niyan. Nakaliskisan na po natin to, ayan, nakaliskisan, malinis na yan. Ngayon ay, tatanggalan lang natin ang laman. Pagka natanggalan na po ito ng laman, ito huhugasan natin. Kung makikita nyo, tapos ko na siyang madibone. Ito na siya ang result. Ito siya, kasi limang piraso yan, ganyan ang itsura niya, nalinisan ko na siya. Ganyan siya. Hindi nyo siya babaliin talagang todo. Nakaganito siya. Ayan, yung ulo niya. Tapos yung buntot niya, oh, straight pa rin siya, di ba? Makita nyo naman ito. Ayan, nakatuwid talaga siya, oh. Tuwid na tuwid siya, di ba? So, ito na yung ating mga dibo na, yung mga inalis dito. Ayan, pakukuluan natin yan sa lemon. So, ngayon, procedure number 2, lemon and paminta. Black pepper. Tapos ito naman, lalagyan natin ito ng toyo. Ayan po ang ating ingredients na ihahalo. Ito muna, lalagyan natin yung lemon. Ito ang ating pakukuluan. Ayan, lalagyan natin ng lemon. Tapos, ito i-slice natin. At yan ang ilalagay natin doon sa loob ng kanyang skin. So, ayusin po muna guys at i-ready na natin para sa ating susunod na step. Guys, kung makikita nyo, ito po yung ating tinanggal kanina sa skin ng bangus. Yan ay tatanggalan nga din ngayon ng tinik. Ito, pinakuluan ko siya sa lemon at may paminta at konting toyo. Yun lang po ang sangkap niyan. At ngayon ay tatanggalan na natin siya ng tinik. And then, ito po yung mga main ingredients niya. Mamaya, igigisa natin siya dito. Ang unang ilalagay natin ay, hindi po, ang ilalagay muna natin ay sibuyas. Tapos, gigisa natin po siya sa oil. Yung oil natin. Tapos, bawang, paminta. Ayan po guys, ang ating mga ingredients. Ayan ang oyster. At ayan ang corn flour. Yan po ang pinakang mga sangkap niya. Pinapakita ko lang po muna sa inyo at mamaya isa-isahin natin yan. May stick siya kasi limang bangus ang ating gagawin. And then, ito na po yung ating bangus na skin. Diyan po natin siya ilalagay.
Later on, I will show you kung paano ko siya dyan ibabalik sa skin niya, guys. So, ayun po muna ang ating ipapakita. Kung mapapansin nyo, yung ating dinibone kanina, ayan na siya. Ito na po yung finished product. Ito na po yung natanggalan na tinik. Ayan na siya ang itsura niya. Dinurog ko na siya. Habang tinatanggalan niyo po yan ng tinik, nadudurog din naman kasi po, pinakuluan na natin siya kanina, di ba? Nilagyan natin siya ng lemon, paminta, black pepper. Sige guys, so ang uunahin natin ngayon, ayan po ang ating mantika oil. Lalagyan muna natin siya ng oil, ang ating kawali. Tapos sunod-sunod na siya, ang ating bawang, sibuyas. And then, andito po ang ating raisin. Ilalagay natin yung egg at raisin pag luto na po itong mga to. So, ito po guys yung mga sangkap niya. Ayan. Ayan po ang mga sangkap niyan. Sa pagawa ng rellenong bangus. Specialty ko po yan sa pagawa ng bangus kasi isa po yan sa mga favorite ng aking family. Especially ng aking husband. So, ayan po guys. Ito po yung silibel kung tawagin, yung green. Kulay green, bell pepper, tsaka ito, carrots po yan. Pwede nyo rin pong i-slice ng pino or kung may food processor kayo or chopper, pwede rin siya. Ano, chopper. Tapos, yan po yung giniling natin. Chicken po yan. So, pwede rin po kayo kung wala kayong giniling, pwede naman po yung alternative dyan yung chicken na laman, slice ng pino. Tapos, ayan na po siya, ang itlog at ang raisin, ayan. Ulitin ko guys, ayan yung isda natin na nilagyan ng toyo, lemon, saka paminta. Set aside po yan, mamaya na natin ipapakita, ayan. So, ayan muna guys, start na tayo magluto. Ayan po ang ating mga ingredients, ang ating rellenong bangus, ayan po, ayan. Ayan ang ating menu for today. Gagawa tayong 5 pieces na rellenong bangus. Thank you.
So ayan, hinaluan na natin siya ng corn flour. Kaya natin siya nilalagyan ng corn flour para hindi siya mag hiwa-hiwalay. Tsaka malinamnam po siya. Kanina nga pala guys, walang sound yung ating video. Nakalimutan ko yung sound niya. Yung paglagay natin ng egg, kailangan malamig na yung ating nilutong itong sangkap na to. Kailangan malamig na po to bago natin niya inihahalo para hindi po siya mabuo-buo yung ano. Kasi at saka isa pa, pag nilagay natin dito siya, pag nilagay natin dyan sa katawan ulit niya, hindi siya madudurog ang balat. So ayan, finish na po siya. Ilalagay na natin siya sa ating, haluin lang muna natin ng maigi guys. Ayan. Yung sukat po ng flour, sa 5 bangus, mga 2 cup. Malapit na nating ibalik doon sa katawan. Hinalo ko lang ng maigi siya. Ayan po ang ating rellenong bangus. Malapit na natin ibalik. So ayan na guys, lagay natin doon. Guys, gagawa na tayo ng rellenong bangus. Ayan guys, ang ating ginagawang rellenong. Binalik lang natin sa kanyang katawan. Ayan. So guys, para hindi siya masira, lalagay ko siya dito. Ayan. Siya yung magdadala mamaya para hindi masira. Ayan. Diba? Ganyan siya. Ayan, buhati na natin siya nang hindi masira siya. Lusan mo siya na flour. Ayan po yung flour natin para hindi siya masira. So naman natin siya. Ganyanan nyo siya guys para hindi siya masira. Ayan ang ating rellenong bangus. Kita nyo guys. Ayan. So ito po yung ating pangalawa. Ganito po ang itsura niya. Ayan. May timpla rin po ito. Hindi po yan luto, ah. Hilaw po yan. Ayan. Ganito lang siya, guys. Ang paglagay niyan, halo-halo lang. Haluin ang mabuti. Para yung lasa niya is nanunuot. Tingnan niyo yung bibig ng bangus. Diretso. Lalagay niyo lang siya dyan. Kailangan mag-i-effort kayo pag ito ang ginawa niyo. Sinisilip ko na po siya sa loob. Ayan siya guys. Ayan. Nakikita nyo, binabalik ko na siya sa kanyang katawan. Ayan. Tapos, para siyang baby. Ayan. Gaganyan nyo siya o. Alam mo guys, pag ako gumagawa, hindi siya nasisira yung dito niya sa sinasalpakan natin. Hindi yan nasisira kasi may ano yan. Ayoko lagyan siya ng tahi. Yung iba tinatahi sinulid, ayoko po. Kasi pagkain siya eh. Ayoko po may sinulid. Baka makain nila eh. Kasi one of a favorite ng aking family is rellenong. Kaya inspired tayo gumawa. May halong pagmamahal. Kung tayo ay gumagawa nito, may effort para sa ating family. Pansinin nyo guys, may tinikunti o. Palisin natin yan. Saka yung raisin, andyan siya o. Kasi pagka may raisin siya, manamis-namis. Sarap nito guys, kaya try mo. Ayan, panghandaan to. Ayan, mapagod lang din siyang gawin. Pero pag alam mo na mga kakainin ng inyong mga family eh.
gawin na natin ito. Bigay na natin ang bonggang-bongga. Ayan siya, guys. Silid lang tayo ng silid sa loob. Tapos, tulak natin. Tapos, butasan natin yung dito niya. Ayan. Para sumingaw siya doon. Yung ano natin ha, may sapin po itong ano, plastic. Baka isipin nyo, nandiyan siya sa ano ha. Hindi. Nasa plastic po yun. Ayan, dapat nalinis ang kamay nyo. Wala akong ginawa po ngayon maghapon, ito lang. Kaya, sure na sure kung wala tayong ginawa kang anong mga bagay. Pag gumagawa nito, ito lang talaga trabaho sa isang araw. Ayan, ganda na. Ganda na, di ba? Kasi babalik yung sito. Balik natin yung ito. Bili na siya, di ba? Ayan. Ganyan na siya, guys, na. Lagyan mo dito na. Kasi, lalagay natin dito sa katawan natin. Para hindi siya magsabon. Pag pinirito natin siya, kapit na kapit siya. Matagal ko na po itong ginagawa, guys. Kasi ito ay favorite ng aking mga mahal sa buhay. Ikagay mo na siya. Product ng ating bangus. Kita nyo po yan. Ito po ang pangatlo. Natanggal nyo yan. Ayan po siya, o. Tsura nyo. Diba natanggal ko siya dito kanina? So, ayan na siya. Gaganon nyo po ang paggawa, o. Ganonin nyo muna siya. Ayan. Hindi po yan masisira kasi ganon nyo siya, o. Ganyan. Kasi ako hindi ako nagtatahi, kaya ayaw ko itahi siya. Kaya iniingatan kong masira siya. Ayan ang bangus. Sarap nito, guys, lalo nyo sa merienda nyo kayo ng tinapay ulam nito. Sarap. May ketchup po ang pagkain nito, may ketchup. Isang kasi hindi natin ma-perfect yung tinik. Pero ito wala na itong tinik. Minsan lang mayroong hindi napaka kaya alis na. Malapit na tayo, dalawa na lang. Lang kasi may laman po sa lulo. Minsan kasi walang laman po sa lulo.
Kaya tinamo ko siyang ganito. Kusutin mo siya. Para dumiretso siya. Hindi naman yung nasisero. Siya. Medyo nasira yung ano na. Pero gagamitin na lang natin siya. Hindi yan masasira. May stick yan. Kailangan medyo madami tayong ilalagay dyan. Kaiinitin lang natin ang oil. Ayan guys, makikita nyo, nilagay na natin. Ayan, diba kalahati yung oil dun sa pan. Kailangan mahina lang ang ating apoy. Color brown. Malapit na po natin siyang hanguin. Tapos na yung dalawa. Already done yung dalawa. Diba? Hindi nasisira. Oh. Wala siyang tahi. Perfect.